Napanood mo ba ang mga video ko nakaraan? Eto, meron na naman akong ipapakita sa inyo. Isa na namang mga idea na related sa nakaraang video. Pasok na! Problema nito, namamatay pag nilalakasan. Marami na akong test na ginawa. Pinag ako na ng battery. Ganun pa rin, namamatay. Ibig sabihin, good yung dating battery, kaya pinalik ko na lang yung battery. Tapos dinagdagan ko pa siya ng isa. Wala namang BMS, tinanggal ko na yung BMS nito. Kasi may mga video ko nagawa. Gagawin na panood nyo, BMS ang pinagmumulan, kaya namamatay. Nag-asset doon yung BMS pag malakas yung ano. Tinanggal ko na, pero namamatay pa rin eh. Kaya akong binidyo na, nakita ko na pinagproblema. Nakita nyo yung dalawang icing yan. 8350. Nakikita nyo yung number 3. Yung number 3 niyan ay kumokontrol ng sounds. Papunta rin sa chipset para kontrolin ang ano niya, power ng kanyang tunog. Kaya balik na tayo dito. Ayan, tumutunog pa rin yung speaker natin na yun nga lang. Pag nilalakasan natin, napakita ko sa inyo, nilalakasan ko. Ayan, nakita nyo, shutdown pero may power pa rin. Pero wala ng tunog. Ayan. Naka-stack na yung number. Ayan. Para siya napopose. Ayan ang problema niya. Volume 28 na siya. Pero, ayan. Mamatay siya. Paminihan natin, ilagay lang natin sa 20. O, ano, mababa sa 20. Ayan. Hindi siya namamatay. Ayaw, proceed na tayo. Ayan ang microscope. Patayin ko muna para marinig niya. Nakita niyo yung IC. Ayan sa monitor. Yung pin number 3, yan yung control na nanggagaling sa chipset. Hindi naman recommended, pero ito lang ang solusyon na ating magagawa. Total, bago naman yung ating dalawang battery, maganda naman ang supply. At ibabalik ko na rin yung BMS, ito talaga ang pinakasolusyon para hindi mamatay. Bali, nagawa ko na to. Kinabit ko lang para pinakita ko sa inyo na accurate. Mula dyan sa bilog ng icing yan, number 3, iaangat na natin. I-disconnect na natin sa board. Kasi yan yung kumokontrol para mag-mute. Bali, dalawa yan, isa iaangat din natin. Kasi dalawang IC, supply na ito ang dalawang speaker. Okay, iaangat ko na yung pin number 3. Yan ang pin number 3, mula rito sa 1, 2, 3... Ayan, gamit yung microscope niya, kaya malinaw ang IC. Pin number 3, angat. Bali, di-disconnect lang natin. Ayan, di na nakadikit yung number 3 na mula sa number 1. Okay, yung kabila, ganun din. Okay, tanggal na siya. Ayan. Wala nang connection parehas, kasi test na natin. Okay, ito siya. Ito siya yung ginagawa natin. Ayan, ganyan lang siya, ganyan siya kali ito. Bali, naka-microscope lang tayo gamit ang aking yesan. Okay, back to test tayo. Try na natin, tignan natin kung nag-okay na. Ayan, try na natin. Nakita nyo, patay pa siya. Buksan natin at papakita ko sa inyo ng volume. Pasan natin. Nakita nyo? Ay, nakita nyo, nakatodo kanina, number 20 lang, namamatay siya. Ngayon, oh, number 20. Ayan, mas makabog na yan. Todo natin. Ayan. Ayan, ganyan lang ang paggagawa ng namamatay na Bluetooth speaker na hindi battery, hindi rin BMS, pero namamatay pag nilalakasan. Sana may nakuha kayong idea kung paano nangyari yon. At sana ay mag-subscribe at marami kayong makukuha ang idea dito sa No Inside Gadget. Ayan, kita nyo, hindi namamatay. Kahit ito doon natin. Napakagaling mong lalaki. Suwabe. Lakas na ito.